Good morning, welcome to my YouTube channel. Captain Sakdalan at your service 24/7. Dito tayo sa part ng OpenCPN installation. Cable installation naman tayo. Mula sa GPS, CPU, AIS. Saan natin? Ito yung laptop ko na lagi kong dala. Kahit saan ako mag-onboard. Dahil lahat ng file dito, kinokopya ko kung saan ako mag-onboard. Sa lahat ng computer nila, ininstallan ko para mas safe at mas madaming magamit. Umpisahan natin. Meron tayong GPS. Medyo lumang modelo na. Pero pwede pa. Iko-connect natin yan sa CPU. Ito yung monitor na gagamitin natin mamaya. At ito yung ating AIS na nakakonect sa CPU. Meron tayo ditong pwede na pwede lagyan ng pilot plug or AIS cable. At meron pang isa yan nasa loob. Yun yung nakakonect sa ating CPU. Ito yung isang GPS dito. Gamit namin. Garmin 2020 model. Dito tayo sa likod ng GPS na pinakita ko kanina, yung Coden. Punta ka sa likod, din makikita mo doon yung mga connection. Power, data, data 1. Tingnan mabuti. Yung data 2, siyang gagamitin natin sa CPU. Higpitan mo lang mabuti lahat yan. Siguraduhin mo lahat mahigpit. Dahil pag bumibiyahe ka, dapat hindi yan magkakaroon ng lost connection para hindi mawala yung data. Mahigpit na siya. Then, connect natin sa CPU. Ito yung CPU natin. Ito yung wire na galing sa GPS na connect sa CPU. Yan. Ayan siya nasa baba. Sigurado nyo lang na mahigpit yan. Higpitan nyo mabuti para hindi mag-loss connection. Tapos meron tayo ng joining dito ng dalawa. Male, female. Kailangan i-tape nyo mabuti to. Baka higpit nyo. Tapos tapean nyo. Yung siguradong kahit gumalaw siya, hindi mag-loss connection. Dahil pag muibiyay tayo, lalo bad weather, kailangan naka-secured siya. Yung hindi gagalaw. Para yung connection hindi mawala. At dito tayo sa ating AIS. Ito yung para sa AIS, baka sigurado yung mahigpit yan na hindi gumagalaw. Then dapat may account mark. Lagi nyo nalagyan ng mark para hindi kayo malito. Kung malimutan nyo, nandyan. AIS, ito, GPS. Kailangan may sulat yan. GPS. Basta huwag niyong kalimutan, higpitan nyo yung mga connection para pag nag-navigation tayo, hindi mawala yung connection. Kasi minsan pag nawala yung connection, yung position, mawawala yung position ng bezel natin. Yan, mahigpit na siya. Pwede na umpisahan. Pati dito sa monitor, yung sa power, dapat mahigpit. Yung connection natin sa CPU, higpitan natin yan. Ayan. Para totaling mahigpit. At hindi talaga mawala yung connection natin. On natin. Yan na. Madali lang matutunan to. Sa mga nauna kong video, sundan nyo lang. Ito yung throttle namin. Port starboard engine. Hintayin lang natin. Saglit lang yan. Dapat kasing tama yung pagsasetting ng cable. Mula GPS to CPU
AIS to CPU, dapat tama yung setting para magamit nyo ng sabay, para yung function niya tama. Kasi kung once na nag-install kayo ng cable wire GPS to CPU, AIS to CPU, pag mali, hindi nyo magagamit. O magagamit nyo lang isa. Pause mo lang din, repress. Yan. Sa mga na unang video ko na panood, lagi natin i-click tong Open CPN. Yan. Naka night mode, gawin natin day mode. Yan na siya. Madali lang gamitin. Madaling matutunan, madaling pag-aralan. Basic-basic lang. Tingnan muna natin setting. Silipin natin saglit yung setting. Kung tama. Kaya sa ginagamit ko, daanan nyo lang. Units o kilometers. Gawin natin nautical miles. Speed. Gawin natin knots. Okay na. Then, punta tayo sa apply. Then, okay. Huwag nyo kalimutan yung setting. Yan, nasa gitna. Nagaya ng ginagamit ko, nasa gitna. Kaya mas maganda kung maumpisaan yung mga video hanggang matapos nyo, hanggang dito. Dahil dito yung huli. Yung installation ng cable wire. Connection GPS to CPU, AIS to CPU. Apply, then okay. Okay na siya, pwede na gamitin. Yan yung ating bezel. Ibig sabihin niya, naka-red color siya. Ibig sabihin, nakakonect siya sa GPS. Kung makikita mo, yan. Itong una, tapit natin. Yan yung bezel. Basta gusto mo malaman yung detalye ng isang bezel, then itapat mo lang siya. Right click, then properties, left click. Yan. Balik natin. Yan, then left click, right click, target query. Andun ka na. Andun yung pangalan niya. CMA CGM Bella. MMSI number, class, flag, kompleto. Lahat ng detalye. Pati position, heading, course, speed, andyan. Pause mo lang. O, pag may nakita ka, gaya nito, may nakita tayo dito. Ano to? Pilot station. Zoom natin. Zoom mo lang siya. Yan yung pilot station. Zoom mo pa. Yan. Diyan na yung papasok sa JEDA port. Ito yung port hand, starboard hand. Gaya nito, makita may palabas na bezel. Tapat mo lang yan, then right click, target query. Left click, ayan na siya. Name of bezel, proxy, MMS number, flag, yan siya. Heading, speed, course, kompleto. Para mas safe. Kasi lahat ng detalye, lahat ng bezel, nandyan. Lahat ng mga kasalubong nyo, overtake sa inyo, cross sa inyo, nandyan. Kaya mas safe gamitin, mas madali pang gamitin. Kaya sa mga kadete dyan, sa mga ratings dyan, ulit-ulitin nyo lang yung mga nauna kong video. Hanggang sa matapos nyo. Yan yung Red Sea. Yan. Yan, para sa mga kadete, sa mga ratings na gustong matuto. Ulit-ulitin nyo lang yung video. Mula sa part 1
hanggang part dito at sa mga iba pang video na ginawa ko. Dahil ginawa ko to para sa inyo. Yan. Basta sa installation ng cable wire ng GPS to CPU at yung AIS to CPU, dapat yan mahigpit. Yung hindi siya gagalaw kahit mag-vibrate yung bezel nyo kasi kung bad weather. At siguro din yung tama at may markings yung mga cable wire para hindi kayo magkamali ng installation. Kaya sa magnanavigasyon dyan, doble ingat. Mas safe gamitin tong OpenCPN. Mas madali pa. Mas madali siya kaysa sa EGDIS. Sa mga kadete dyan, sa mga ratings, tsika-tsika lang. Sa mga nag-aaral, mag-aaral mabuti. Masabi ko lang, make your mom, dad happy and proud. Sa mga nagnanavigasyon, doble ingat. Sa mga nasa deck work, lagi magsuot ng PPE para sa safety niyan. Lalo sa mga umaakyat, huwag niyong kalimutan yung harness. Dapat lagi tayong safety. Kaya nga lagi nakasulat sa harap ng bezel niyo, safety first. Hanggang dito na lang sa susunod ulit. Maraming salamat. God bless.